few moments later. Meanwhile. Ito pala, nagbabad pala ako ng 1 kilo na breast chicken o pitso ng manok sa tubig at nilagyan ko ng asin. Bababad ko lang ito ng mga 2 oras. Ayan, natapos ko na. Pagkababad ng 2 oras, hinugasan ko na lang siya. 4 na beses ko siyang hinugasan sa running water para mawala yung alat niya. At ito, hiniwa-hiwa ko na siya ng tamang nipis. Gagawa pala tayo ngayon ng 2 klaseng homemade tocino. Maninipis yung hiwa ko dyan para maganda ang kalabasan ng ating recipe ngayong araw. Tapusin lang natin itong hiwain ng maninipis. Ayun palang kwan na yan. Mga bagong katay pala yan. Binili ko talaga yan sa tindahan. Ng mga manok dito sa aking trabaho. Malapit lang naman kasi yung bilihan namin dito. Kaya pumunta ako ngayon at bumili ako ng 1 kilong manok na chicken breast o pitso ng manok. Malapit na siyang matapos. Pagkatapos niyan, gagawa tayo ng pang-marinate. Lang niya, tama lang yung nipis. Yan, natapos na, magagawa tayo ngayon ng marinated. Ang ginamit ko pala dyan, Seven up or Sprite, kayo na bahala kung anong ilagay nyo. Bawang, ilagay pala ako kanina na
Lysol, Rasin. Lagay din ako ng konting bedsheet. Ito, ketchup. Naglagay ako. Tablespoon nilagay ko na ketchup. Ayan, toyo. 1.5 tablespoon lang nilagay ko na toyo. Tapos naglagay din ako na oyster sauce. Two tablespoon na oyster sauce. May konti na rin ako ng yan, paprika. 1.5 tablespoon lang nilagay ko. Black pepper. Saka yung food color natin kulay pula, konti lang nilagay ko, mix lang natin hanggang ma-dissolve lahat yung mga nilagay kong ingredients sa ating pang-marinate. Kung wala naman kayong peong, wala naman kayong Sprite, okay na rin yung pwede rin asukar, ilagay nyo kasi may available naman ako na kan dito, Sprite, kaya yun ang nilagay ko. Maglalagay din tayo ng asin, konti pa, medyo natatabangan ako. Sa nga pala, naglagay din ako dyan ng chicken powder, 1 tablespoon. At ayan, ilalagay na natin. Na-mix na natin lahat. Yung ating pang-marinate, ilalagay na natin yan. Luwaluin natin yan. Yan pala. Bali, ang kinuha ko lang mahigit na 1/4 kilo lang yan. Yung 1/4 kilo, yan yung lalagyan natin ng chili powder. Kasi yung una, mga 3/4 kilo yung regular tusino natin, yung hindi siya maanghang. Tapos yung spicy natin tusino, chicken tusino, 1/4 kilo lang yan. Nilagyan ko na yung chili powder, yung isa kong tusino. Mix lang natin yan. Kailangan nakababad siya ng pan ng tama. Oyster sauce, optional lang yan. Kung gusto nyo maglagay o hindi, okay lang yan. Kahit wala. Yan, lalagyan na natin.
i-overnight natin yan bago natin lutuin. Ilagay ko na lang muna yan sa rep. Yan, katapos na overnight, napagkukuhan, yan na yung ating homemade tocino na regular at homemade tocino spicy. Kayang-kaya nyo itong gawin sa bahay. Pang-ulam ng mga bata. Kung nagmamadali kayo, saglit lang. Lalagay pala uli natin sa rep. Kuha na natin, ma'am. Another mga 3 hours pa. Ayan, another 3 hours. May overnight na. Tapos, 3 oras pa uling inilagay sa freezer, sa rep. Hindi pala sa freezer, sa rep lang. Napakabango niyan. Ang bango-bango. Kitang-kita nyo na panagkaiba sa mga aksaka hindi. At ito na pala, nagprito ko ngayon ng inuna ko prito ay yung tocino na hindi manghang. Sana all. Paluto na yan. Wala ang ginawa ko yan. 10 minutes lang. 5 minutes ang kabila. Oh, ito na yung ating homemade tocino. Ayan. Ito na yung ating isang homemade tocino. Na regular. Sobrang bango. Patikim ko yan sa aking alaga. Sana all. At mabango raw. Ito naman pala ang tinanghuli ko. Yung homemade tocino kong hot spicy. Ganun din oras ang pagluluto ko. 10 minutes magkabila. 5 minutes sa kabila. 5 minutes sa kabila. Outside siya, 5 minutes. Ito na yung ating nilutong homemade tocino spicy. Ito hindi pwede yung alaga ko. Sa mga, yun lang, hindi mga aking ibibigay mamaya. Ito na, meron na tayong dalawang recipe. Dalawang homemade tocino. Maya-maya ay kakain at ako. Thank you for watching!